Hello guys, mga kabalis, mga kalolo. Welcome to my channel. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kunti kong nalalaman tungkol sa paggawa ng pattern ng damit. Unahin natin ang t-shirt pattern. So guys, umpisa na natin, mga kabalis, mga kalolo. May given specs ako dito, medium. Size medium, ito ang ating gagawin. May pattern paper, dapat naka-fold. Kasi karamihan sa given measurement ay half lang ang ating gagawin. Gagawa tayo ng guideline dito sa taas. Kahit ilang inches dito, wala namang given. Yung guideline guys, para dun sa gagawin natin neck width at saka neck shoulder. Ngayon, ang neck width natin guys, ang given neck width natin ay 7 1/4. So, kalahati ng 7 1/4 ay 3 5/8. Yan. So, magdagdag tayo ng 1/4 sa neckband, so yung allowance. Ngayon, kasunod guys, yung shoulder ay 17 1/2. Ang kalahati ng, ang half ng 17 1/2 ay 8 3/4. So, magdagdag naman tayo ng 1/4 sa sewing allowance. Ngayon, galing dito sa guideline natin guys, mag-down tayo ng 1 1/2 para naman sa shoulder slope. So, guguhitan na natin yan. So, na yung shoulder slope niya. Ngayon, ang given ng front neck drop is 4 inches. So, mag-down ka dito ng 1/4 para sa makuha yung 1/4 na allowance sa tahi. Ngayon, mag-down ka ng 1/4, 4 inches para sa front neck drop na given. Magdagdag ka ng 1/4 para sa neck band swing allowance. So, ito na ngayon yung front neck drop niya. Ganituhin na lang natin, guys. Ngayon, dahil wala tayong Prince curve, calculation na lang ang guhit natin. Ngayon, kung titingnan na lang natin kung maganda pagka-curve natin. So, okay na yan. So, ngayon, ang kasunod, yung back neck drop naman. Ang back neck drop niya ay 1 1/4 ang given. So, ganun din. Sukat naman natin dito, 1 1/4. Magdagdag ng 1/4 para sa neck band swing allowance. So, ganun din. Ito na yun. Yung back neck drop, ganun din. Guguhit natin na ganyan. So, kunting curve lang. Yan. So, ito na yung back neck drop. Ito na yung front neck drop. So, ang kasunod natin guys, ay guguhitan natin yung body width. Ang body width niya ay 19 1/2. So, yung kalahati niya ay 9 3/4. So, 9 3/4. So, guguhitan muna natin ng 9 3/4. So, 9 3/4. So, itong ginuhit natin na 9 3/4 guys, finish pa to. Wala pa tong showing allowance. So, mamaya na natin lagay-lagyan ang sewing allowance. Ngayon, dito na naman tayo sa para magawa natin yung armhole. So, para magawa natin yung armhole, dahil wala tayong L-square, para eskwala, gagamitin natin yung band paper. Ngayon, dun sa yung kanto ng band paper, itapat natin dun sa guhit natin sa shoulder. Guguhitan natin yung band paper ng ganyan. Yan. So, ngayon, ang given specs natin ng armhole ay 9. So, yung 9, i-divide lang natin guys, ng half ay 4 1/2. So, yun na yung 4 1/2. Ngayon, mag-guhit ka ng half inch palabas. Para naman sa curve ng armhole. Yun, ganyan lang. Dahil wala kang fringe curve, yan lang lagi. Tapos, ang given niya ay 9 inches. So, dahil may given na siya, hindi mo na kailangan ng estimate na sukat. Kailangan actual na sukatin mo sa tape measure. So, iganun mo lang, i-curve mo lang guys. 9 inches. Yung 9, itapat mo lang dito sa guhit mo. Tapos, magdagdag ka ng 1/4 na allowance. So, yun guys, i-calculation mo lang na naka-curve na ganyan, na magandang curve mo. Yun.
So, armhole na. Ngayon, magdagdag ka na ngayon ng 3/8 sa side para sa swing allowance mo. Yung 3/8 guys, save na tayo dyan para sa pag kinat na natin yung fabric ay kung umurong man hindi siya mag negative. Ang valid natin, ang given ay 27. So ganun din, dito natin i-umpisa yung tip nito sa dulo sa high spine shoulder pababa. So 27. Ito yung 27. So magdagdag ka ng 1 inch fold sa fold hem. Ngayon, dahil nga sa wala tayong L-square, ito pa rin ang gagamitin natin. Guide mo lang dito sa side. So saka mo guguhitan ang gilid ng band paper. Tapos na yung t-shirt pattern natin. Gugupitin na lang natin ngayon. So, pag ginupit natin yan, unahin mo muna natin itong dito sa guhit ng back neck drop. So, ganyan lang. Tapos, gupit dito. Mabilis lang na paraan to guys. Ito ay madali lang maintindihan. Yun. So, gupit natin lahat. So, tapos na yung pattern, t-shirt pattern natin guys. Ito ay sariling version ko. So, iba-iba naman ang technique ng mga pattern maker eh. May kanya-kanya silang technique. So guys, ang gagawin natin ngayon, kung i-transfer na lang natin ngayon yung back ngayon sa panibagong pattern paper. So ito yung susundan natin, yung back. Ganun din hanggang dun sa dulo. Pag nagawa na natin yung back, gugupitin na naman natin dito. So guys, may panibagong pattern paper tayo para sa back. Ngayon, antay na lang natin dito. So ngayon, ang gagawin natin, duplicate na lang natin ngayon ang pattern. Ngayon, pwede na tayo magguguhit. Pwede nating guhitan or diretso na siya gupit. Ganito. Ganito lang guys. Para bawas oras. Please, bawat oras na abala. O ganyan. Ito na guys. Ito na yung back ngayon. Guys, ito na yung medium back. Para makuha naman natin yung front, gupitin natin tong guhit natin dito para magiging front na siya. Medium na front. Okay. So, ang kasunod na lang natin ay sleeve. So guys, gagawin na natin ang sleeve. Ganun din, guguhit tayo para sa headline. At gagawin, kukunin natin ang sleeve din. Ang given niya ay 8. So, magbaba tayo ng 1/4 para sa swing allowance. So, sukatin natin yung 8. Magdagdag tayo ng 1 inch para sa fold ng hemline. At ganun din, gagamitin natin itong band paper para sa maiskwala yung guhit natin. Yun. So, ito yung
finish na sukat 8. Ngayon, ang sleeve opening ay 6.5. 6.5 plus 3.8 allowance. Then, para naman sa armhole guys, mag-down lang lagi dito ng 4 inches. Sa iba, 3 inches. Pero sa akin, 4 inches. Ngayon, dahil may given na tayo na armhole na 9 inches, i-slant lang natin yung 9 inches. 9. Sukat natin ang 9. Magdagdag din ng 3.8 na allowance. Ngayon, guguhitan na natin ng pa-slant. Ngayon, para makakuha tayo ng curve, i-divide natin itong naka-slant, 9.5. Divide na naman natin itong para dito. Divide din natin ito. So, yun bawat tuldok dahil guys, yan ang susundan natin sa pag-curve ng armhole, ng sleeve. So, ito, sa unang mark ay mag-move ka ng half pataas. Dito naman sa pinakahuli, mag-move ka naman ng 1/4 sa baba. So, ito na yung susundan mo guys. Dahil wala tayong French curve, ito na lang. Ganyan na lang ang gagawin natin. Yan. So, ito na siya. I-slip na siya ngayon guys. Okay. So, kuhit na natin dito sa side. At kuhit ng ganyan. So, pwede na siyang ito na yung medium sleeve. So, mabilis lang. So, gugupitin na natin. So, ito na yung sleeve ng medium. So, diba? Sleeve na siya. Okay, guys. So, ang kasunod naman natin ay ang neckband. So, ang neckband natin, ang finish ng neckband natin ay 3/4. So, ang gagawin natin ngayon ay 3/4 plus 1/4 allowance is 1 inch. So, dahil doble, so magiging 2 inches ngayon ang gagawin natin pattern. Para pag nag-fold dyan, 1 inch siya. Pag kinabit, 3/4 na lang ang finish. So, yun yan. So, gupitin na lang natin diretso ito. Para makuha natin yung haba ng neckband, susukatin naman natin ngayon yung neckline ng body para makuha natin yung haba ng neckband. Dahil ito yung body niya, sukatin natin yung neckline. So, paganyan. Curve din kung anong 4 inches. So, yung 4, itapat din natin dito sa front ng 1/4 allowance. So, pag ganyan, ilan yan? 10.5. So, yung 10.5 guys, yan, 10.5, magbabawas lang ako ng 2 inches. So, dapat ito 10.5. Magbabawas ako ng 2 inches para doon sa neck band. Kasi ang gagamitin nating neck band ay 1x1. 1x1 rib. So, ang 1x1 rib ay malakas ang stretch. So, pag ikinabit yan sa body, tama lang siya doon sa, exact lang siya doon sa neckline ng body. At hindi siya kukulubot, hindi rin siya maluwag. So, ito na yung neckband natin. Medium neckband. So, finish na yung pattern guys. So, sana magustuhan nyo yung video ko ngayon. At subscribe nyo naman ako guys. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para naman sa sunod na mga videos ko ma-notify kayo. Maraming salamat guys.